Nagsalita si Job. Ikadalawamput isang kabanata. Sumagot si Job, "Pakinggan ninyo akong mabuti upang mapasaya rin ninyo ako. Makinig kayo habang nagsasalita ako. At kapag ako'y tapos na, tuyain ninyo ako kung gusto ninyo. Ang hinaing ko'y hindi laban sa tao, kundi sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit maikli ang pasensya ko. Tingnan ninyo ako. Sa nakita ninyo sa akin, makakapagsalita pa ba kayo? Kung iisipin ko ang mga nangyayari sa akin, manginginig ako sa takot. Bakit patuloy na nabubuhay ang mga masama? Tumatanda sila at nagiging maunlad. Nakikita nila ang paglaki ng kanilang mga anak at apo. Namumuhay sila sa kanilang tahanan na ligtas sa panganib at walang kinatatakutan. Hindi sila pinaparusahan ng Diyos. Walang tigil ang panganganak ng kanilang mga baka at hindi ito nakukunan. Marami silang anak, parang kawan ng tupa sa dami. Nagsasayawan sila, nag-aawitan at nagkakatuwaan sa tugtog ng tamburing, alpa at plauta. Namumuhay sila sa kasaganaan at payapang namamatay. Pero sinasabi nila sa Diyos, pabayaan mo kami. Ayaw naming malaman ang iyong mga pamamaraan. Sino kang makapangyarihan na dapat naming paglingkuran? At ano ba ang mapapala namin kung mananalangin kami sa iyo? Pero ang totoo, ang pag-unlad nila'y hindi galing sa sarili nilang pagsisikap. Kaya anuman ang ipapayo ng masasamang taong ito ay hindi ko tatanggapin. Pero madalang ang taong masasama na namamatay. Bihirang dumating sa kanila ang kahirapan o parusang ipinapadala ng Diyos dahil sa kanyang galit. Bihira nilang maranasan ang mapalayas tulad ng ipa na tinatangay ng malakas na hangin. Sinasabi ninyo na kapag hindi sila parurusahan ng Diyos, ang mga anak nila ang parurusahan. Pero sa ganang akin, ang nagkasala ang siyang dapat parusahan ng Diyos para maranasan nila at makita ang kanilang kapahamakan. Matikman sana nila ang galit ng makapangyarihang Diyos. Kapag patay na sila, hindi na nila malalaman ang mga nangyayari sa kanilang sambahayan. Matuturuan ba ng tao ang Diyos na siya ang pinakamataas na hukom? May mga taong namamatay sa gitna ng kasaganaan at panatag na kalagayan at malusog na pangangatawan. May mga tao ring namamatay sa kahirapan at hindi nakaranas ng kahit kaunting kaginhawahan sa buhay. Pero pareho rin silang ililibing sa lupa at kakainin ng mga uod. Alam ko kung ano ang nasa isip ninyo. Alam ko kung ano ang binabalak ninyo laban sa akin. Sasabihin ninyo sa akin ang tungkol sa mga taong mayaman na nawasak ang tahanan dahil sa kanilang kasamaan. Pero tanungin mo ang mga dumadaan at pakinggan ang sinasabi nila, sapagkat sasabihin nila sa inyo na palaging naliligtas ang masasamang tao sa araw ng pagpaparusa ng Diyos. Walang hayagang sumasaway sa taong masama. Walang gumaganti sa masama niyang ginawa. At kapag namatay siya at inihatid sa kanyang huling hantungan, marami ang nakikipaglibing. Tinatanggap ng lupa ang katawan niya at binibigyan ng kapahingahan. Binabantayan pa ang kanyang libingan. Kaya paano ninyo ako maaaliw sa pamamagitan ng mga salita ninyong walang kabuluhan? Ang mga sinasabi ninyo'y walang katotohanan.